hindi ko malaman, hindi ko alam. Actually, wala akong idea kung anong gusto kong ipangalan dun sa aking YouTube channel. Kaya, yung unang pangalan, kung matatandaan ko, yung name ng YouTube channel na ginawa ko, is Ad... Wow! What's up mga kamiska? Nandito na naman tayo sa ating panibagong vlog for today. Welcome back po sa ating channel. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe pagkatapos ng video na to. So today mga kamiska, naisip ko lang kasi mahigit isang taon na akong nag-vlog. Mahigit isang taon na rin akong nagagawa ng content. Pero hindi ko na paipaliwanag na ipapaliwanag kung anong ibig sabihin ng kamiska at kung bakit ako nag-vlog. So today, papaliwanag ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo yung dahilan kung bakit ako nag-vlog. So stay tuned, manood po kayo hanggang dulo para mas maintindihan niyo po ang aking sasabihin. Sana ma-inspire din kayong gumawa ng content. So paano ba nagsimula yung lahat? Paano ba nagsimula na naggawa ako ng YouTube channel? At paano ba nagsimula na nag-start ako mag-vlog? At bakit? Bakit ako gumawa ng YouTube channel? At bakit ako nagva-vlog? Una, meron akong isang kilala na parent na parent siya ng estudyante. Hindi ko naman estudyante, pero parent siya ng isang pupil actually dun sa school na pinagtuturuan ko dun sa probinsya. Ang YouTube channel niya ay Mommy Angie. Si Ma'am Angie Bitonio ang mommy vlogger ng latest. I would like to give thanks, no? Mag-thank you kay Mommy Angie. At kung hindi niyo pa siya napuntahan, pwede niyo po siyang puntahan yung kanyang YouTube channel. Mommy Angie ang mommy vlogger ng latest. So, nung nakita ko yung kanyang mga vlog, mga ginagawa niya sa YouTube, at nakita ko na kumikita siya sa YouTube, parang na-inspire ako. Okay, na nakita ko yung potential ng YouTube. At first, ganun yung iniisip ko na, baka pag ginawa ko yung pag-vlog, baka pag ginawa ko yung pag-YouTube, gumawa ako ng content, baka sakali, no, na kumita rin ako ng pera sa YouTube. So, nagsimula akong maggawa, nagtanong ako sa kanya kung paano gumawa, paano ang proseso, etc., etc. At nagbasa rin ako ano, kung paano gawin. At hanggang sa nagkaroon nga ako ng YouTube channel. Yung una, hindi ko malaman kung anong ilalagay doon sa pinaka-content ko. Hindi ko malaman, hindi ko alam. Actually, wala akong idea kung anong gusto kong ipangalan doon sa aking YouTube channel. Kaya, yung unang pangalan, kung matatandaan ko, ng YouTube channel na ginawa ko, is Advocacy Video. Okay? Advocacy Video. Kasi naisip ko noon na yung magiging niche ng aking YouTube channel is about advocacy. At gusto ko na yung mga ginagawa ko is about life lessons. Okay? Na matututunan ng tao. So, ginawa ko siyang Advocacy Video. Yung pangalan ng channel ko. Pero, na-misspell ko yung pag-type ko doon. So, nagkaroon ng typo. Ang naging name ng YouTube channel ko ay naging Advocate. Kaya kung makikita yung mga pinakaunang videos ko, yung nasa intro ko, Advocate. So, dahil nga gusto ko, yun yung magiging niche ng aking video, yung about life lessons, reflections, etc. etc. So, hanggang sa dumating sa point na parang corny, parang walang dating. Nagsimula ako dun sa mga reused content. Nagsimula ako dun sa mga videos akong in-upload doon na inspirational din. Pero may nagsuggest sa akin na tanggalin ko daw, baka daw ma-strike ako or ma-copyright ako. So tinanggal ko yon at nagsimula akong gumawa ng sarili kong content. Gumawa ako ng cover. Pero kalaunan, tinanggal ko rin dahil yung pala, pag gumawa ka ng cover, kailangan mo pa rin pala ng license. Kalaunan, yung mga cover ko na walang copyright strike, hinayaan ko lang siya sa channel ko. Hanggang sa dumating sa punto na gusto kong gawin yung content na gusto ko, yung life lessons. Hanggang sa doon ko naisip
na since ako ay isang katekista, ako ay isang graduate ng religious education, at ako ay isang teacher, bakit hindi ganon ang gawin kong content? Yung magtuturo ako sa YouTube, no? At magtuturo ako dun sa mga taong nakakapanood ng content ko. So, dun nag-come up yung idea na kamiska. Una, miska lang yon. May kasama pa nga yung kaguro. Kasi nga, I'm a teacher. So, iniisip ko, tituring ko rin na teacher yung mga nanonood sa akin. Saan ba galing yung salitang kamiska? So, una, hango yan sa salitang missionary catechist. Ang tawag talaga ng mga madre doon sa amin, sa mga graduate ng religious education, na product nila is missionary catechist. Pero sa diploma namin, religious education. So doon nag-come up yung idea na why not gawin kong tawag yun sa mga viewers ko na kamiska. Bakit? Kasi naniniwala kasi ako, mga kamiska, na ako bilang isang small YouTuber at vlogger, tryhard na vlogger, naniniwala ako na ang bawat isa sa atin, ano ka man, yung estudyante ka man, teacher ka man, engineer ka man, o kung ano mang estado mo sa buhay, ikaw ba ay isang housewife, ikaw ba ay isang driver, ikaw ay isang janitor, ikaw ay isang kung ano man ang trabaho mo, kung ano ang profesyon mo sa buhay, naniniwala ako, mga kamiska, na bawat isa sa atin ay may misyon. Naniniwala din ako dun sa idea na yon, bawat sinasabi natin, bawat action natin, ay merong laging epekto dun sa kapwa natin. So dun yun yung nagmula yung idea na bakit hindi ako gumawa ng content na maaring maka-apekto, maka-influence dun sa mga taong nanonood sa akin. Kaya po, dun nagsimula yung idea, dun nagsimula yung mga content ko na ganun ang kinalabasan. Naniniwala ako na may mission ako sa kapwa ko. Ganun din yung mga taong nanonood sa akin. Kaya ang tawag ko sa inyo ay kamiska. Kasi kayo din ay may mission. It may be mission nyo sa pamilya ninyo, mission ninyo para sa mga anak ninyo, mission ninyo para dun sa mga employer ninyo, sa amo ninyo, sa kahit sinong taong nakakasalamuha natin, may mission tayo na kailangan nating gampanan sa buhay at kailangan nating tuparin sa buhay. Vlogger ka man, YouTuber ka man, pari ka man, madre ka man, missionary catechist ka man, guru ka man, engineer ka man, lahat ng yan ay mayroong mission. Kaya, ang tawag ko sa inyo ay kamiska. So sana po naintindihan ninyo kung paano nagsimula si Erwin Atipon at kung saan galing yung salitang kamiska. Sana po ay may naintindihan kayo at may natutunan kayo sa vlog na ito, sa content na ito, at sana ay magkita-kita tayong muli sa susunod kong video. Please click like and subscribe to my YouTube channel, and please click the notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos at para mas marami pa tayong pag-uusapan sa susunod nating pagkikita. Paalam, hanggang dito na lang.